Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. Maraming salamat muna sa October 7 to 12, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading, syempre. Maraming maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring vice versa. Maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Hindi nyo to energy. Kunin mo lang ang sa'yo. Marami kayo energy sa mundo ito. Tingnan natin, Libra. Okay, may sinasabi dito na you need to take care yung sarili mo, no? Kumbaga, hindi to kasi sitwasyon mo. Kasi parang this alungkot kasi, no? Huwag mong papabayaan yung sarili mo, syempre, pagpapabaya. Magkaroon ng pagpapabaya, ano, either sarili mo, or may tao na nagpapabaya sa'yo, or may tao na parang walang pakialam sa'yo. And yun nga, sorrow over loss. Yan, may mga lungkot na pinagdadaanan o pagdadaanan ka sa buhay mo. Either may mawala, may mag-end, or may sitwasyon na kailangan i-end. No, meron tayong June. Hindi ko alam kung anong meron sa June sa'yo. Mga paring birthday ng anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, karelasyon mo, kung sino man siya. We have the mountain, kaba, hindi ito yung kung ma-over mo itong situation na to at magpo-focus ka sa sarili mo. Yes, sa success. You are on the road of success. Kailangan mo lang din talaga mag-focus sa sarili mo, no? Pahalaga mo yung sarili mo. We have the diamond. Kumbaga, maiba sa inyo, maybe you were receiving a gift or magbibigay ka ng isang gift or pagpapahalaga sa ibang tao or ikaw ang magpapahalaga sa kanila, no? And yan, triumph over trouble. May mga obstacle or mga triumph na maaaring magtapos sa buhay mo. Dali lang, anak. May mga gagawin energy key. Hindi yan, anak. Dito. Mayroon ka daw gagawin na fashion. May mga biglang mangyari. Either makareceive ka ng message o news. May mga activity ka daw na gagawin sa buhay mo. Ibibigay mo daw yung energy mo dito. Maybe you will doing something fashion, ganyan. Or ano man ito. Nasa sa'yo daw ang susi to unlock yung mga answer na gusto mong ma-answer na nasa sa'yo din daw yung kumaga. May mga sitwasyon na mag-a-unlock or may mag-o-open na door para sa'yo, no? Maaring may mag-o-open ng situation sa'yo or ikaw mag-o-open. May mga problema o may mga tinataha ka na situation ngayon na mahirap na maaring magkakaroon na ng solution or for fulfillment. Kumbaga, itong fulfillment daw na ito or the key kasi, kumaga, nasa sa'yo yung susi para makuha mo yung mga gusto mong bagay sa buhay mo. You need to unlock lang ito. Either your talent, yung mga pagiging totoo sa sarili, kumaga, umalis ka sa sitwasyon na kung may lungkot ka o nararamdaman na hindi maganda, yan. Kumaga, nasa sa'yo ang lahat ng kasagutan. Eh, yun nga, maaring related ka sa bata, or may mga bagong kang gagawing idea, activity, yeah, may mga biglang mangyari na ayaan na situation. Maaring there's a new beginning na gagawin ka sa buhay mo. Ganyan. May mga bagong umpisa o magbagong simula. Nakita ko rin dito baka may mga lakad or playfulness time na mangyayari sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Ng anak ko. Tingnan natin ang iyong energy. Anak, baba mo na anak. Bango-bango na anak ko, ha? Tingnan natin ang energy ni Libra. Energy ni Libra. Bakit po? Thank you. Yes, there's a new beginning though. The night and the night. Siguro iba sa inyo ano kayo, panggabi kayo. O kaya may mga iniisip kayong
every night. So nakita ko dito, may mga sitwasyon daw na magtatapos. Energy mo ngayon is ano eh, may merong kang ano ba dito? Meron ka daw susubukan na isang bagay na may isusugal ka. You take a risk for something. Sa nakikita ko dito. Energy mo is para matapos yung matapos yung mga problema, struggle in life. Meron kang, you need to take a risk. Follow your heart, and then siyempre dito rin, you need to grow then learn and grow sa nakikita ko dito, no? Energy mo is pagsubok. Susubok ng mga ilang, ng mga bagay na bago sa iba or mga ginagawa mo na. Ganun sa nakita ko dito. Iba sa inyo, dalawa person yun, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng excitement, no? Ang nakikita ko dito, kung dalawa yung person, yung isa excited sa'yo. Excite, by excitement. Yung isa dito is seryoso. Ang nakikita ko dito. There's a collaboration. Oh my God, may love triangle ba dito? Yes, ang energy mo dito is may mga excitement situation daw na magaganap sa buhay mo. Yun. Tsaka problema. Merong, magtatapos na daw yung problema mo. Siguro, hindi na yung excitement. There's a new beginning na magaganap sa buhay. Yun na nakita. Kasi we have the Fool. May bagong simula. Ah, okay. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng ano, hindi mo alam, nalilito ka, no? Kung paano magsimula. Iba dito na nalilito. Either nalilito sa partner or nalilito sa destination or nalilito sa bagong simula. Yan, energy mo, excitement. May mga gusto ka daw gagawin na ikaka-excite mo. Either collaboration, dealing, or pakipagkita sa isang tao. Friendship mo yan o ano yan. Trabaho man yan, pagkakapirahan man yan, o relationship man ito. And then, nakakaramdam ka ng kasiyahan dito. No? Mga! Kulit! Ang bango! Tingnan natin ang parating sa'yo. Dali lang anak! Ito, saigo na to, saigo. Parating kay Libra. Ba to? Hindi. Parating kay Libra. Bakit po? Okay, parating sa'yo is... Ay, ano? May pag-iisip sa'yo, no? May pag-iisip. Either i-withdraw mo ito o hindi. May urong sulong ka na gagawin daw. Mayroon daw na offering. Sandali lang ha. Meron kang gagawin. Maybe you want to retire for something. Relationship man o trabaho. Andito rin na magkakaroon ka daw ng problema din sa money or trabaho. Nakakita ko rin dito na may mga tension pa na hindi natatapos sa'yo. May mga hinahanapan ka ng solutions in life na urong sulong. You are recovering from a difficult situation. Either may tao na nang iwan sa'yo, iniwan ka sa ere, dahil sa meron siyang gustong iba, or ikaw ang may gustong iba, vice versa tayo. Kumbaga, there's a sadness na nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon ng competition sa iba, ayaw hindi ka binubuli ng ibang tao. Yan, parating din sa'yo na mananakit daw yung ulo mo, paa mo, or may mga sitwasyon na may mga sakit akong mararamdaman sa'yo. Either sakit sa tiyan, bandang tiyan, ulo, pa ayan. Nakita ko. Kumbaga may mga pain ako nakikita sa iyo, no? Anak, baba ka po na. Tingnan natin ang... ang bait naman na anak ko. Bait naman yan. Talagang mababa siya. Dapat iwasan ni Libra. Ano dapat iwasan ni Libra? Anak, saigo na to, nak. Saigo. Chutumate. May sitwasyon na hindi ka mag... May pag-iwas, ano? Hindi ko alam kung ikaw ang umiiwas o may taong umiiwas. O ikaw ang... O may taong umiiwas sa'yo.
nakikita ko yung lungkot mo. Parang you feel incomplete. You want to walk away to something? So ngayon, nagkakaroon ka ng option. Hindi mo alam at hindi ka makapili. Yung mga dapat mong iwasan is yung hindi harapin yung takot. You need to face your dream, your fears. You need then na face yung mga difficult decisions sa buhay mo. Yung obstacle na yan, i-face mo yan. Huwag mong talikuran. And you need to be patient sa then sa ano sa mga choices, no? Kasi magkakaroon ka doon ng mga choices at magiging curious ka sa ibang bagay. Yung manifesting kasi ng isang magandang situation, no? Sa nakita ko dito. And then, trust your intuition. More is trust your intuition to make a decision right, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ka kasi ng illusioning, fantasizing, or wishful thinking. Kung magay have a choices sa buhay mo na kailangan mo, ano, iwasan mo yung magkamali, ha? Well, ang hirap pumili. At ang hirap magsalita na hindi ako magkakamali. Pero, maging patient ka lang at dahan-dahan lang sa pagpili. Huwag kang pabigla-bigla, ibig sabihin. Siyempre, harapin mo din yung takot mo. And then, kung ano yung kalalabasan nito, yun, ano, magpakatotoo ka sa sarili mo, number one. You need to create yourself in a new beginning, no? Kailangan mo ng... kailangan mo mag... Ano ba ito? Gawin yung bagay na makakagood sa'yo. No? Sa nakita ko. Iwasan mo yung hindi maging patient. At malito sa mga bagay-bagay. Sa nakita ko. If you want to crossroad, crossroad. If you want to choose, choose it. No? Sa nakita ko. Iba dito, may mga binilak na kayo sa buhay niyo. O may tao dito na ayaw niya kausapin. Or someone wearing a mask. No? Sa nakita ko rin dito. Ingat ka rin. Kasi baka sa kapipili mo, eh, bigla kang magkamali. Love. Libra. Either sa love life man yan, sa trabaho man yan, o sa activity, o sa mga choices in life mo, ha? Sandali lang, anak. Saigo na to. Opo, opo. Love. Kasi tulugan na. Kaya yung anak ko, maingay na siya. Oh, okay. When it comes to love, may tao dito na very sensitive, ano? Nagkaroon ng very sensitive. Maaring may mga kinat ka na or ikakat ka sa buhay mo. Naghahanap ka ng katotohanan din. Siyempre, may taong naging tanga. Yes, may taong naging tanga. May taong dominante. Matigas ang... May katigasan. Matigas ang... May kalupitan, actually. Or matigas ang puso niya. May taong umiiwas. Then, sa nakita ko dito, ayaw, hindi ikaw yung naging tanga. And then, nandiyan yung pagiging sensitive ng isang tao. Hindi ko alam kung dalawa yung person mo or ganyan. Nakita ko, may doon sa person na sensitive kasi. Huwag ka magpakatanga, ha? Nasabi ko sa'yo. May mga mali na, may mali-mali o may mga maling magagawa o maling nagawa. Ganyan. May nagmamataas kasi sa nakita ko dito. Hindi ko alam why. Yun na nakikita ko. May nagahari-harian baga. Kaya nakita ko, maybe you're avoiding something or someone is gano'n ng character niya sa buhay mo. May tao kasi makasarili at sakim. Sarili lang niya, iniisip niya. No, you need to take care of yourself, focus on yourself, ikat mo na yung mga dapat ikat, huwag ka magpakatanga, you need to be strong, and kailangan dito ng clear mind. Okay? Advice. Dali lang, anak. Ito na, tapos na. Okay, okay, okay. Pagtulugan na, maingay na yung dilaw ko, yung anak ko. Okay po. Hi, hi, hi. Okay. Opo. Anak, baba ka muna na ako ng isa. Dali, andun si Kilo siya. Baba ka muna na ako. Ayaw bumaba nung maliit ko. Ayaw bumaba ni Bibi Chang eh. Bakit po? Oyo, tama ko, pareho siya oh. Diba? Ay, hindi pala. Joker ako. Joker ka, ate. Okay, sinasabi ito, the advice is you need mong ibigay effort mo to focus to yourself. Ikat ang mga dapat ikat. Renewal. Pahalagan mo yung sarili mo. You need to be strong. Take a risk. And decision making. Clear purpose and clear mind. No?
kailangan dito mo na rin magpakatotoo. Siyempre, sinasabi dito, pahalaga mo yung sarili mo, focus, i-develop mo pa more yung sarili mo, and then, renewal. No, sa nakita ko dito. Para magkaroon na ng happiness kasi you are worthy. No, you are worthy. Pagpapahalaga. Tsaka mas more dito, more on caring yourself, focus to yourself sa nakita ko dito. Yan. Kasi nakita ko naman na you are not biased. Very honest ka, wise, quick. Mabilis ka action, mabilis kang mag-isip, no, sa nakikita ko dito. Mabilis ka naman mag-isip. Tsaka handit ko sitwasyon na hindi ka bias, na totoo ka naman. Kumbaga, you are the person din na you offering a support or advice sa ibang tao. Sinakita ko rin dito. Dito rin yung may maaaring sinusuportahan mo yung magulang mo, kapatid mo, o mga o malapit sa puso mo. Sinakita ko dito, no? Maraming may makikipag-usap sa'yo. O ikaw ang kakausap sa taong mahalaga sa'yo. May tao dito na ano, o, na parang hot temper, mainitin ang ulo. No? May taong babaero, lalakero, taong mapaglaro, tao na hindi seryoso eh. They want excitement, actually. Yun ang nakita ko. Ingat ka lang, pahalagaan mo yung sarili mo. Sa ngayon kasi nakita ko, medyo may pagkalito. No, hindi mo alam yung tamang path mo. Maybe you wait for a new day, for a sa tamang direction sa buhay mo. Bigyan mo ng effort at i-develop mo more yung sarili mo. No, sa nakita ko dito. Mabait ka masyado. Sa nakita ko dito. Kahit na alam mo na may nagbabackstab at may nang gagago sa'yo. Ingatan mo at pahalaga mo yung sarili mo, okay? Love yourself first, siyempre, sabi nga nila. Hard work. Hard work mo yung sarili mo dan sa iba. At mag-focus ka sa sarili mo dan sa iba. Siyempre, isa rin yun. No? Arigato namaste. God bless. Nagagalaw ko. So,